Stars, nagbabalak ba kayo magluto ng paandar na dinner for your family? O baka naman may pinag-aandaan kayong romantic dinner with your hubby? You may want to try Mars Eyes recipe. Siguradong hindi kayo mapapahiya. Paborito to ng mga anak ko eh. Okay. Kaya pag nagre-request sila ng steak, simple lang, you know, yung mabilisan lang. Mm. So gusto nila may kasamang mushroom. So gawin na natin yung mushroom. Unahin natin yung onion. Pagka medyo light na yung color niya, bahala kayo. You can use white mushroom, cremini mushroom. Ito gagamit tayo ng portobello. Oh. Hindi, may white mushroom naman, may button mushroom. Cheaper yun. Pero use fresh, no? Use fresh. Huwag gagamit ng can. Correct. Mars, ikaw, kamusta ng mga luto-luto mo naman sa bahay niyo? Okay naman. Minsan may kumakain, minsan wala. Ngayon ba may kumakain na madalas? Wala, nagbakasyon siya. Ah, nagbakasyon. Okay, may salt. Nilagyan ng salt. Nilagyan natin ng salt. Sana yung ano, yung pwede na rin tong powder. Pero medyo, minsan you like the cracked. I like the cracked yung buo, pepper, yung buo. So ito, syempre it takes time para mag-moist yung mushroom mo. Oo. Okay, so habang naghihintayan, pwede ko nang gawin yung steak. Gumawa ako ng rub sa bahay. I have salt, pepper, and paprika, and a bit of, yung salt na ginamit ko, sea salt. Yun yung medyo coarse. Okay. And then I have chili flakes. Nice. So hinalo-halo ko siya. Okay, tapos gumawa ako ng compound butter. So ano ba yung compound butter? You can use French butter, or kahit anong butter na local na meron dito. I-melt mo lang siya room temperature, iwanan mo lang siguro ng mga 12 hours, maglalambot na siya. Yes. So you put it sa mixing bowl, haluin mo lang ng haluin, and then herbs. Kuha ka ng, ako I prefer rosemary. Okay. So i-chop mo 'yon, bili ka rin ng fresh rosemary, chop it and mix it with the butter. Yeah. Tapos, and put it in the ref again. Balik mo ulit sa ref. And then that's it. So that's yan yung lalagay natin sa top ng steak. So ito na, nilalagyan ko ng oil yung steak ko para hindi ko na kailangan lagyan yung griddle. But yung iba, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng oil yung griddle. Oil yung griddle. So you use EVO again. Ilan daw yung orders? May order po kayo. Table 4? Ilan yung sa table 4? Tatlo daw po. Tatlo daw. Ah, tatlo pa po? Sige po. Why not? Patok daw ang inyong steak eh. Teka lang, hindi ko pwede isabay yun ah. Oo nga, tama. Mamaya siguro. Ibang batch. Oo. Yung mushrooms baka masunod. Actually, okay na siya. Okay na siya? Perfect. Mm-hmm. Love it. Yung portobello pa naman, lasang ano yun? Lasang karne. Ah, okay nga pala. Let's top it with parsley. Chopped parsley. No. Sabi sa yung Mars, basta may parsley. Tushal! Sa huli mo na ilagay yun. Nice! Okay. Ganda naman. Yun. Dapat beef lang talaga siya. Oh, Mars. Pwede rin siya sa pork. Di ba may tuna din? Uy, pwede rin, Mars. Tuna steak, di ba? Pwede din. So, lagay na natin si compound butter. Gusto ko yung compound, di ba? Yes. Huwag muna naipalimutan. As compared to the simple butter, it's a compound. Yeah, it's ito, ginawa ko ito kagabi. Oh, thank you, Mars. Pinaganda mo talaga itong guesting mo dito. Okay, now, yung mushroom, pwede mong lagay on the side. Nice! But ito, medyo artihan lang natin. Kunya-kunyari. Ilang ingredients lang, tapos yung itsura ganyan, no? Oh my gosh. Sarap ng portobello pala. Mm-hmm. Ang sarap ng rosemary. Ramdam ko siya. Hindi ko pa yung try yung steak. All the details, ramdam siya. Thank you so much, Aya. Makapagkonto ng pamilya ko. Kasi nagilig kami mag-steak. Correct. They're gonna like this. Paolo din. Thank you so much, Mars Ayan, for sharing this recipe with us. Pati yung rub mo and the butter. And the butter. Oh, thank you. Pwede na thank you. Okay. Butter.